At kamusta, kamusta sa lahat ng mga subscribers natin, Rekwa Peeps, Kabapers, at lalo na sa mga bago nating katambayan dito lang sa ating simpleng tambayan, iBay. Our new video content sa ating simpleng tambayan, Amazon Fire 2 Tablet, how to prefer not charging, and how to disassembly. Kaya sa lahat ng mga subscribers natin, Rekwa Peeps, Kabapers, at lalo na sa mga bago nating katambayan dito sa ating YouTube channel, updated yan dito sa ating mga video tutorial. Marami tayong i-release at i-upload ng mga video tutorial na matututunan at mapupulutan ninyo ng mga aral at makakatulong sa mga pang-araw-araw ng mga problema ninyo, like ng gagawin ko ngayon dito sa Amazon Fire 2 Tablet. At sa mga hindi pa nakasupport at nakasubscribe sa ating YouTube channel, please keep supporting, subscribe, like, and click notification bell para mas updated kayo sa mga video tutorial. Pakiusap lang po, don't skip the ads sa lahat ng mga video tutorial natin. And now, our first step ng ating video tutorial, don't forget 100% check before this assembly bago nyo simulan, bago nyo planuin, or kaya baklasin lahat ng spare parts ang gagawin nyo, like dito sa Amazon Tablet Fire 2. Mahalagang ma-check muna ninyo bago nyo umpisahan at planuin lahat ng gagawin nyo. Kaya dito sa ating mga regular tools na makikita nyo at mapapansin ninyo, halos legendary na yung tools ko rito, yung Metal Spalger. Marami po kayong mabibili niya sa mga online store. Pwede po kayong bumili para personal using tools ninyo kung sakaling gusto ninyong ma-test or kaya ma-experience yung mga ganitong klaseng video tutorial natin. Napaka-simple lang din naman yung pagbaklas nito at isa sa pinakamahirap lang pala din kung paano baklasin itong Amazon Tablet Fire 2, how to disassembly and how to troubleshoot not charging. Kaya medyo iingatan lang din ninyo once na nagbabaklas kayo ng back case o kaya yung back cover ng Amazon Fire Tablet, dahil medyo maselan at widescreen, malaki yung screen nung Amazon Tablet Fire 2. Kaya iingatan po ninyo dahil sure ako napakahirap humanap ng LCD o kaya touchscreen digitizer nitong Amazon Fire Tab 2. Kaya kung mapapansin nyo sa ating highlight screen, na-remove ko na yung pinaka back cover or back case ng Amazon Fire 2 Tablet. Kaya magiging helping tips ko na lang rito at maibibigay ko lang simple basic technique, di balik slow, basta 100% din yung mababaklas o kaya matatanggal yung back case ng Amazon Fire 2 Tablet. O kaya kahit anong mga model yan na gagawin nyo, cellphone, tablet, laptop, big, mahalagang slow, kahit na mabagal, basta sure at 100% na mababaklas at maayos yung mare-remove yung kailangan yung tanggalin. And now our second step ng ating video tutorial, once na gusto nyo baklasin yung motherboard, kailangan muna ninyong i-release or kaya tanggalin yung battery connection sa mismong motherboard o mainboard ng Amazon Fire 2 Tablet or kaya kahit anong mga model ng cellphone or kaya vape, na once na magdi-disassemble kayo or kaya magdi-disassembly kayo, i-remove muna po ninyo first yung battery para hindi magkaroon na mas malaking problema. Then i-next na po ninyo like ng ni-release ko dito at ni-remove ko yung mga light ng LCD flex, camera flex, at yung mismong home button or kaya yung controller button at power on ng Amazon Fire Tablet. Next, yung pinakahuli, kailangan ko lang ding i-remove muna yung mga screw niya, light ng T5 at T6 screw, dahil magkaiba po yung size nung screw nito ng Amazon Fire Tablet. Dalawang klase siya na maihahin tulad natin sa mga big, katulad ng mga Aegis Legend version 2 na meron T6 at T5 screw light nito. Kaya sa lahat ng mga subscribers natin, laging tatandaan yan, at sa mga gumagamit ng Amazon Fire 2 Tablet, mahalaga makita po ninyo at mapanood ninyo yung step by step ng ating video tutorial dito, how to disassembly kaya i-troubleshoot yung mga klase ng basic at simple na problema. Kayang-kaya rin naman ninyo ang gawa ng paraan niya. And now our third step ng ating video tutorial dito, mapapansin nyo na-remove ko na yung motherboard o
or kaya yung mainboard ng Amazon Tablet Fire 2. At kailangan ko lang munang i-repair at gamit. At dito, hindi ko lang masasabi nga kailangan yung gumamit ng mga soldering iron para matanggal yung mismong charging port. At isa sa mga Fire 2 tablet ng Amazon is micro USB lang siya. Hindi siya tulad ng mga nakarang experience natin ng mga video tutorial natin ng Amazon tablet, like ng mga Type-C port na medyo talagang napakahirap hanapan ng spare parts dito. Pwede naman yung gamitin kahit anong klaseng Android yung pagpapalit or kaya replacement ng mismong charging pin ng Amazon tablet. At may bibigay ko lang sa inyong helping tips at healthy guide dito, like nung pwede kong share sa inyo, napakatigas po yung charging pin nitong Amazon Fire 2 tablet. Hindi po siya kaya baklasin na kahit anong klaseng soldering iron dahil nga double cover or kaya yung mismong pagkakalagay ng charging pin nito ng Amazon Fire 2 tablet. Meron siyang tinatawag pang supporter o kaya itatawag na steel cover na nakapalo up doon sa mismong top ng charging pin bago ko mabaklas yung mismong charging pin nito. Now, our fourth step ng ating video tutorial. Kung napansin niyo yung basic na madalas nating ginagawa, try ko lang i-resolder o kaya hilangin yung mga mismo yung connection o kaya yung paalat charging pin at linisin using lacquer thinner yung mismo charging pin. Kaso, hindi talaga, wala talaga nangyari. Kailangan ko lang palitan o kaya i-remove itong mismong charging pin ng Amazon Fire 2 tablet dahil no choice na ako rito. Kaya para hindi na ako pahirapan pa, try kong palitan yung mismong charging pin ng Amazon Fire 2 tablet. Dito, bakit ko meron dalawang cord sa ibabaw ko? Lahat napapansin niyo sa lahat ng mga repairing natin, meron ako laging cord sa ibabaw ng mga motherboard. Ibig sabihin, nagpe-penetrate at nagbabawas ng init doon sa mismong motherboard or mainboard para hindi maapektuhan yung mga light ng pyesa ng mga CPU, power IC, at flash IC ng Amazon tablet. Once na sobrang init at katulad nito kapag medyo matigas at pahirapan at alam ko mabababad ng sobrang tagal sa 400 degree yung init at half lang pagpalagay ko mga nasa 50% lang yung aking hot yung hangin ng aking hot air dito. Kaya medyo mas mabilis uminit yung motherboard dahil nga napatigas na baklasin itong charging pin. Kaya need kong maglagay ng mga coins para mag-absorb or higupin yung init ng matatamo ng motherboard. Matatamo talaga. Napakalalim na Tagalog. And last step ng pinali ng ating video tutorial dito, hindi lang po charging pin ang naging problema nito, wala siyang shorted, pero nangyari po rito sa Amazon Fire 2 tablet, kaya ayaw mag-charge, need kong i-replace yung charging pin dahil init mismo yung charging station or kaya mismo charger ng Amazon tablet. Medyo delikado, pwedeng masunog or kaya pwede pang pagmulahan ng aksidente. Sa inyo mga buy, like ng mga matetesting nyo, may bibigay ko sa inyong tip dito. Once na hindi nag-charge, hawakan po nyo yung charger ninyo. At yung cord, kapag sobrang init, huwag na po nyo ipilit. Pwede po kasi magdulot to ng mas malaki problema at magkaroon pa ng hindi natin inaasahan na problema. Kaya yung may bibigay ko sa inyong helping tips at healthy guides, like ng mga ganitong klaseng sakit. Dito sa ating highlight screen, may papakita ko dito yung mismong diode niya. Yung po yung nagkaroon lang problema, sumabog po yung diode. Pero hindi ko na pinakita rito at ipapakita ko nila sa mga second highlight screen natin yung diode. At hindi mawala yung ating last step, yung pinali ng ating video tutorial dito sa Amazon Tablet Fire 2, how to pull disassembly and how to troubleshoot not charging. Yun na po, yun ang binigay ko sa inyo. Kaya kung meron mga katanungan, comment lang po sa ating video tutorial. At marami-rami salamat. Kita-kits tayo sa mga susunod natin video tutorial dito sa IP.